Mapet 2, Music. Ngayong araw, ating pag-aaralan ang mga instrumentong pangmusika. Handa na ba kayong matuto? Kasanayang pagkatuto at koda identifies the common musical instruments by their sounds and image. Araw, ating kikilalanin ang iba't ibang mga instrumentong pangmusika. Ipaparinig ko rin sa inyo ang mga tunog ng mga ito. Unang instrumento. Alam niyo ba kung ano ito? Tama! Ito ay isang gitara. At iyon ang kanyang tunog. Ulitin natin. Voice. Sunod na instrumento. Ano kaya ang tawag natin dito? Pakinggan muna natin ang kanyang tunog. Alam niyo ba kung anong tawag dito? Tama! Ito ay isang piano. Ulitin natin ang tunog nito. Ito naman ang tinatawag na transverse flute. Pakinggan natin ang kanyang tunog. Ulitin natin ito. Alam niyo ba ang tawag sa instrumentong pangmusikang ito? Pakinggan natin ang kanyang tunog. Ito ang tinatawag na triangle. Ulitin nating pakinggan ang kanyang tunog. Sunod na instrumentong pangmusika. Pakinggan natin ang kanyang tunog. Alam niyo ba ang tawag dito? Tama! Ito ay isang trompeta o trumpet. Kilala niyo ba kung anong instrumentong pangmusika ito? Pakinggan natin ang kanyang tunog. Ang tawag dito ay drum. Ulitin nating pakinggan ang kanyang tunog. Sunod na instrumentong pangmusika. Iyon ang kanyang tunog. Anong tawag natin dito? Ito ay cymbals. Ulitin nating pakinggan ang kanyang tunog. Alam niyo ba ang tawag sa mga instrumentong ito? Pakinggan natin ang kanilang tunog.
Ang tawag sa mga ito ay maracas. Ulitin nating pakinggan ang kanilang tunog. Ito naman ang tambourine. Pakinggan natin ang kanyang tunog. Ito naman ay isang gong. Pakinggan natin ang kanyang tunog. Ulitin natin. Ang mga ito ay ilan pa sa mga instrumentong pangmusika. Kung inyo mapapansin, mayroon tayong iba't ibang instrumentong pangmusika. Ngayon ay magkakaroon tayo ng gawain. Gawain 1. Basahin ang kwento. Alamin ang mga tauhan sa kwento at kilalanin sila. Pagkatapos ay sagutin ang mga tanong. Ang magkakaibigan ni Isidro R. Obmasca Jr. Isang araw, sumigaw ng malakas ang blank. Bigla naman sumagot sino? At masayang sumama sa grupo ang sabi ni blank. Di ako papaiwan. Dapat kasama rin ako. Wika ni saan ba tayo pupunta? Tanong ni sumagot si mamamasyal tayo sa bayan. Sasama ka ba? Aba, oo. Banggit ni tayo na. Sigaw ni na. At masaya silang nagmarcha papunta sa bayan. Narito ang mga katanungan sa ating binasang kwento. Unang tanong, ilan ang mga instrumentong nabanggit sa kwento? Ilan ang mga instrumentong nabanggit sa kwento? A. 7, B, 8, C, 10. Ikalawang bilang. Saan nagtungo ang mga grupo ng instrumento? Saan nagtungo ang mga grupo ng instrumento? A, palengke, B, simbahan, C, bayan. Ikatlong bilang. Sino sa mga instrumento ang sumigaw ng malakas? Sino sa mga instrumento ang sumigaw ng malakas? A. Trompeta, B. Drum, C. Plauta. Ika-apat na bilang. Anong damdamin ang ipinakita ng mga instrumento sa kwento? Anong damdamin ang ipinakita ng mga instrumento sa kwento? A. Malungkot, B. Masaya, C. Galit. Ikalimang bilang. Sino sa mga instrumento ang nagsabi ng di ako papaiwan. Dapat kasama rin ako. Sino sa mga instrumento ang nagsabing di ako papaiwan. Dapat kasama rin ako. A. Violin, B. Plauta, C. Tamborin.
Gawain 2. Alin sa mga larawan sa ibaba ang mga instrumento? Gumuhit ng linya papunta sa nota. Alin sa mga larawan sa ibaba ang mga instrumento? Gumuhit ng linya papunta sa nota. Gawain 3. Isulat ang tunog ng mga sumusunod na instrumento. Pumili ng sagot sa kahon at isulat sa patlang. Unang bilang. Ikalawang bilang. Nais kong isulat ninyo ang tunog ng instrumento. Ikatlong bilang. Ano ang tunog ng instrumento?